ko ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghahatid ng iyong agarang servisyo lady, Dr. Hilda Ong, ng tamang impormasyon at tamang servisyo dito sa DWBL 1242 AM band. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:28 ng umaga, pwede ang bitsa po ihun sa aki ang health and be ng isang sikat na culinary expert, food, shape, the way Filipinos live. Lubhang mahalaga umano ang pagkain at oras ng pagkain sa ating mga Pilipino dahil nagtatala o naghahatid ito ng mga hindi makakalimutan, mga alaala ng pamilya o pagkakaibigan. Ngayong Kapaskuhan, marami ang naghahanap ng bagong makakainan, natural, kailangan. Maganda ang ambience, malinis, masarap. At syempre po, ang service po nila ay dapat maganda ang servisyo ng mga staff at agit sa lahat, dapat ay kayang-kaya sa budget natin. Lalo na ngayon na kanina sa ating news, di ba? Na open na, pwede na tayo mag-Christmas party dahil nasa alert level 2 na ngayon ang NCR. At pinag-uusapan sa ngayon ang gumagawa ng ingay ang isang kainan sa may Mother Ignacia Avenue, Corner Scout, Chuatoco Street, Barangay Paliksahan, Quezon. Umaga sa taga Mindanao, maayong buntag. Wow, ayan na, kitang-kita na sa yung likuran ang dinner 55. Diner 55 daw. Diner 55. Ang unang tanong ko, ang unang-una kasi ang napansin ko ay yung pangalan, Diner 55. Bakit 55? Ah, sige Doc. Ano, mahaba bang kwento, i-shortcut ko na lang, no? Oo. Nangyari sa Diner 55. But bakit Diner 55? Marami nagtatanong yan. I came from a very poor family. Tapos, sa Mindanao, kasi pa Mindanao ako. Tapos, masaya na ako pag nakakakain kami sa karinderya. Ngayon, nung nangarap ako na pag magkakaroon ako ng restaurant, sabi ko, marami ako makakain. Kasi nga, hindi kami nakakakain eh. So, nung binigyan ako ng choice ni God na makapunta ng US, doon ko napansin na merong restaurant na hindi naman siya, merong yung concept ng Diner 55. Sinabi ko, soon I'll be having my own restaurant and I will use a diner. So, yun yung nangyari na nag-umpisa yun na, at saka yung 55 naman, na dinagdagan ko siya ng 55 kasi 55 years old na ako. At wow! Yes, it signifies na sa 55 years old ko, natupad yung pangarap ko na magkaroon ng restaurant. Apart from
55 dishes o comfort food all over the world. So yun yung nangyari sa Diner 55, kaya siya Diner 55. At talagang ano na, talagang kasi kahapon ay second time ko na nakumain dyan sa Diner 55. At kasi galing kami sa Chuatoco, actually galing kami sa Chuatoco, tapos ito ay nasa kanto ng Mother Ignacia. I remember kasi may nakalagay na soft opening noong una, noong pumunta kami. Tapos sabi ko, eh, galing kasi ako sa, that time galing ako sa blacklighting eh. Parang may naipid na ugat ko, di syempre yung lakad ko, hindi maayos. Sabi ko, ay, puro hagdan. Kaya paglapit ko naman, pagdating sa, ay, may ramp tap para sa person with disability. Pero okay naman ako, di syempre, okay naman kasi ano lang, hindi maltang naman yung pakaipit eh. Tapos ang napansin ko nga, sabi ko nga po, talaga meron kayong rampa para sa person with disability. So, ibig sabihin, habang kinoconvert po ninyo ay yung dating bahay into restaurant, naisip po na kaagad na may mga mahilig din kumain ay mga tao, may mga person with disability. Yes, kasi expected namin yan na may kakain. Kawawa naman yung iba na hindi makakain, hindi makaakyat kasi nasa second floor yung main dining namin. So, first floor. Pero ang big dining namin ay nasa second floor. Kaya, at saka, ano to, required to na kailangan pag restaurant ka, meron ka talagang ramp. Required. Itong ano, itong Diner 55 sa dito po nga sa Mother Ignacia Corner Chuatoco, ito po ba yung kauna-unahan restaurant? Yeah, kauna-unahan namin to kasi venture ko lang talaga to because of my dream. Pero soon, magkakaroon na kami, 6 months from now, piniprepare na namin, magkakaroon na kami ng branch, another branch, sa may Sikatuna. And then, open na rin kami sa franchising after 6 months. Ah, open for franchise after 6 months. At what time, siyempre ngayon, what time nagbubukas ang Diner 55 at hanggang anong oras? We open daily 11, from 11 a.m. up to 11 p.m. 11 a.m. Eh kasi nung una, yung nabanggit ko, nung unang punta ko ay November 27 and then last night. So yung last night, hindi ko pa siya napopost kasi gusto ko manood muna sila ngayon. Pero actually, Jean ay talagang ano na, marami nagtatanong, sambanda yan? Sabi ko sa may Mother Ignacia, actually, maganda yung kali eh, kitang-kita pagka galing ka sa Chuatoco, galing ka sa Mother Ignacia, and then yung Dr. Garcia, talaga makikita mo kasi nasa kantong-kanto at ang isa talaga ang mapapansin po ninyo, sa labas pa lang talagang maakit ka eh. Ang galing ng pagkagawa talaga, as in, maakit ka talaga. Whoa, ano to? Kasi yung pagka-design, kung baba, tapos apakyat, tapos pagpasok mo sa loob. Dako, after na program, mamayang gabi pumunta na kayo. Unang-una, syempre, ang unang tinitignan natin, di ba tayo eh, lalo na ngayon, mahilig tayong mag-picture-picture, selfie. Ayan, by Diner 55. Pagpasok naman ninyo sa loob, nako, mapapawaw kayo sa ganda. At I'm sure yung mga friends ko dito sa FB, marami nakakakita na ang ganda talaga ng ambience. Hindi lang maganda ha, malinis, at talaga makikita mo ang ganda ng pagka-design. Talaga, Ma'am Jean, ikaw ba talaga ang nag-isip lahat yan? Ay, merong tumutulong sa akin, yung architect namin, yung chef namin, tapos si Sir Edsel, na talagang tinutulungan ako, na nag-collaborate kami, brainstorming, kasi gusto na kasi namin na, kasi yung bago na ngayon ng restaurant, hindi nang gagay dati because of COVID-19, so yung social distancing, yung safe ang mga bata, mga tao, tapos yung families, na talagang alam nila na kung kakain sila dito, hindi sila matatakot. At syempre, lalo na sa mga millennials, at lalo na mga tao ngayon, talagang kapag maganda ang restaurant, malinis, malamig, ay yan ang unang dadayuin nila. So, from ano, napanggit mo kasi sa akin kagabi, itong Diner 55, ito ay kumbaga, ito baby pa lang, pero meron kang dating business, ano po ito dati? Okay. Meron akong school na 20 years na, and thanks God, kahit sa pandemic, hindi kami talagang affected kasi nag-grow pa kami nung pandemic time. Dahil yung Starland International School, I own that school,
Now we have already 8 branches, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mm-hmm. Kasi nawa ko. Mayroon kami sa Caloocan branch. Tapos, sa pandemic time, sabi ko, kailangan ko na mag-diversify din. Kasi nga, natakot ako baka, di ba, magkakaproblema kasi marami rin nag-close na schools. But luckily, nag-grow kami, lalo na marami kaming overseas na learners. Yun yung marami kaming estudyante, kaya sobrang blessed kami. And then, pag-open ko ng Diner 55 also, lalo din kaming na-blessed kasi natakot din ako. Kasi nga, pandemic time, pero God is really good. Basta positive ka lang at walang susuko sa challenges, talaga maganda ang naging result. Pero from school to restaurant business, hindi ba parang mahirap kasi pag sa school, ang siyempre ang tinuturo natin, edukasyon sa mga bata. Ngayon naman, ang restaurant naman, ang pinapasaya naman ninyo, yung mga, kumbaga yung mga chan namin, ang aming mga sikmura, diba? At hindi lang yan, bagay na bagay sa amin na may hilig kang kumuha ng picture. Sabi ko nga, dati-dati, pag lumalabas mga ulam, una-una, talaga, ang unang ginagawa natin, magdarasal muna, diba? Ngayon, hindi eh. Pagkalabas, ewan ko, napapansin sigurado mga staff ninyo. Pagkawas na nailapag na sa table, and syempre, kasama ko yung mga anak ko. Sabi ko, walang gagalaw, pipicturean ko muna. Kasi yan talaga hinabangan, yun yung hinabangan ng mga kaibigan ko. Sabi nga nung iba, alam mo, Hilda, kapag kami lalo na ngayon, di ba, sa balita natin ngayon, open na, pwede na mag-Christmas party. At pwede kayong mag-Christmas party dyan sa Diner 55. Kaya sabi ko, sabi nga ng friend ko, actually sila nagkikwento, pagka sila daw naisipan daw nila kumain sa labas, ang gagawin nila, titingin sila sa Facebook ko, at tinitingin, saan ba kumakain si Hilda? Dyan tayo pupunta. Kaya ngayon, itong bagong restaurant na to, ako sigurado ko na una-una, magugustuhan ko talaga ninyo, aside from the place, the ambience, ang linis talaga, para kang nasa, parang may imagine mo, parang ikaw nasa isang first class hotel talaga, na ang ganda talaga. Tapos, Jean, bakit may nakalagay pa dyan sa, bakit big, fast, and tasty? Okay. Naku, Doc. Kasi big serving kami. Kasi gusto ko talaga malaki yung serving para matuwa ang mga customers namin. Nabusog talaga sila or pwede pa nilang dalhin sa bahay nila yung tira nila. Or kung magbarkadahan, makasave sila kasi big serving kami. And then fast service. Gusto namin mabilis yung service. Oo. Quick yung lalo pag gutom ka na, kailangan within 10 minutes or 15 minutes, sanday nyo, andyan na yung food. Okay, hindi magagalit sa amin. So, yun yung gusto namin, na fast service, and then tasty food. Masarap yung pagkain namin. Yan yung gusto namin. Kaya big, fast, and tasty. At nagulat ako, ang galing ng aking writer-researcher. Sabi niya, siyang nakakaalam ako, talo pa ako sa kanya. Ano ang magaganap sa December 8 o ngayon darating sa Miyerkules sa Diner 55? Yeah, a day of fun, food, and festivities. We are giving away 5-year 10% discount cards to our first 55 walk-in guests. Diba? So 5 years yon. Kasi 55 din. Kaya 5-year 10% discount cards to our first 55 walk-in guests. And then 10% discount in sa lahat ng estudyante namin sa Starland International School. Lifetime yun. Na 10% discount. Wow, galing ah. Makakaabot kaya ako sa first 55. Special ka. Yan po ah. Yan na. Pumunta na po kayo sa abangan po ninyo, December 8. So, our first 55 po ninyo, start from 11 a.m. Yeah. Mm-mm. Eh, paano yung mga pupunta naman ng gabi na? Yung syempre, pag 11, may mga trabaho. O meron ka another set of 55 another for set the... Another set na naman. Oo.
Another stop Ah, na naman ang so first 55. 55 para sa magpupunta ng lunch and another 55 for Yes, dinner. ng dinner. Ayan, may pagkakataon pa kayo. Kasi May first year sasabihin nila, ay, may trabaho yung, ano, yung December 8, di ba? Eh, hindi. Eh, di ko lang alam, ito po ba ay holiday kasi Immaculate Conception Day? Yes, holiday siya. Kaya Oo. lahat pwedeng pumunta anytime kasi walang work yan. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin kasi syempre ako ay galing na dyan nung una ay a soft opening ninyo. And then the second time naman ay ang grand opening. So, ano-ano po ba ang pinaka, yung ano, yung, kasi lakad ka, let's say kapag ako ay galing sa let's say kung ako ay pumupunta sa bagong restaurant, ang unang tinatanong ko, anong specialty ninyo? Ano ang marerekomendan niyo? Which is yun ang ginagawa ng staff ninyo, yung unang punta namin. Sabi niya, eto ang ma'am, itry po ninyo to. Ito ang mga mas, ito ang masarap. So ano ang iyong marerekomenda sa mga nakikinig kayo, syempre yung mga nanonood? Sa lahat ng nanonood at nakikinig, nako, pasensya na ha. Kasi gamitin ko talaga yung pinaka-best sa akin, yung Hey G, no? Hey Ayan, G, ito yun. Pizza. Si Asian pizza na niro-roll siya, ang sarap kainin, na yun ay galing sa pangalan ko, inspired by my, you know, kasi yan ang gusto ko eh, na pizza lover ako eh. Kaya Asian pizza yung pinakamasarap para sa akin na i-recommend ko. And Yo Fernando, Yo Fernando pizza naman sa husband ko, na instead na pineapple, peach ang ginagamit namin, hindi siya pineapple. Kasi mostly sa pizza ay pineapple eh. Ayun, no? Ayan. Ito yung unang punta ko. Ang laki-laki ng pizza, oh. Yeah, salamat, Dok. May-enjoy nila yon. So, ito talagang dalawang pinaka-best para sa akin. Kung pizza naman ang gusto nila. Hey, Jean and Yo Fernando. At pagdating naman sa steak, nako, pinaka-best sa amin ang Rancher All Day Breakfast Special. Talagang masarap tikman ninyo ang steak namin. Kakaiba. And the crackling pork belly. Kaya yan, Doc. Yan yung una nilang, pagpupunta sila ng Diner 55, yan ang o-orderin nila. Masarap. Tinitingnan Kagabi Doc, yung nakain namin, kasi anak ko nag-order eh. Yung meron siyang beef na may kasamang french fries, ano tawag doon? Ang sarap. Talaga? May beef at saka french fries? Ano yon? May beef siya? Baka ano na yon? Baka yun yung rancher, ano, rancher breakfast special kasi meron din siya eh. Masarapan ka, oh, yun Do? Kasi, yun din ang, ano, recommendin nila kagabi eh. Kagabi, oh yeah, oo. Oh. Kasi meron kami, kung may beef siya, ay baka, ano, sizzling steak and fries. Kasi meron kami, ayan, yan, yan, ayun. Sizzling steak and fries. Steak and fries. Masarap yun. Yan, subukan po ninyo yan, ha, ang sarap. After the program, yung mga kinain ko, yung mga na-serve kagabi, i-upload ko yan sa Facebook ko. At ingitin ko na naman kayo. Talaga ang sarap. Ang ganda talaga. Ang gandang picture. At, yung mga friend ko, yung mga dyan eh, ganun din eh. Mahilig din mag-picture kapag magaganda. Kasi alam mo talaga, Jean, ang unang-una, ang nakakaakit, aside from the ambience, pangalawa, yung presentation ng food. Na dapat maganda talaga, talagang pagka nilalapit pa lang, mapapawaw ka na. And syempre, yes. Pangatlo, yung lasa niya. So, Jen, ikaw din po ba, nag-aral din po ba ng culinary? O talagang nasa hilig mo lang na talaga ikaw ang nag-isip nun? Alam mo, Dok, hindi ako marunong magluto. Lalo na nagaling ako sa mahirap na pamilya. Eh, simple lang yung luto talaga ng mama at papa ko. Talagang nangarap lang talaga akong magkaroon ng restaurant kasi gusto ko lang kumain. Yung hindi ko nakakain ng maliit pa ako, talagang yun ang gusto kong maranasan ko. Nakakain ako pati yung mga anak ko na maranasan lang kumain. Yung mga anak ko mahilig kumain. So, I'm so lucky kasi si Chef RJ na siya talaga yung nagtulong sa akin kasi wala talaga akong ano eh, wala talaga akong alam when it comes to food. So, kaya kumuha ako ng consultant talaga, Doc. Para sa Diner 55. Magaling-daling talaga yung consultant ko. So, kasi ano eh, operating a restaurant is not my expertise.
So, through ano, kay Chef RJ, talagang yung pagkain na ano, ito yung mga masasabi, he guided me na ito yung maganda, ito yung masarap. So, kaya big help talaga siya. Big help talaga siya, Dok. Pero ako hindi ako marunong magluto, Dok. Mahilig lang ako kumain. Hmm. Ano, kumbaga mula sa soft opening hanggang sa grand opening yesterday, kamusta naman ang mga feedback ng mga customers? Yung mga after nila kumain na, nakikita ko naman eh na, na kinakausap mo sila. So far, anong reaction nila? Ano after nila ma-taste yung lahat ng mga pagkain na in-order nila? So far, one month na kami ha, almost one month na kami na nag-operate ngayon sa soft opening. Ang una ni talaga nilang impression ay yung ano talaga, yung ambience, na maganda yung ambience. Second, pag matikman na nila yung food, nung makita nila yung food, na nasi-shock sila na malaking serving. Tapos yung natikman nila yung food, nasasarapan talaga sila at sabi nila kakaiba talaga yung lasa. So, doon kami masaya na, at saka yung si chef na masaya talaga yung, masaya kami na maganda yung feedback nila. Then, so far, talagang maganda din yung pagpasok ng mga customers na Doc Hilda. Talagang nakikita ko na gusto talaga nilang kumain at gusto nila yung dala nila yung family. Kaya ito talaga para sa kanila, child friendly daw to, isang ano namin, yung isang customer namin, sabi nila child friendly kasi may laruan pa kami. Meron kaming ano eh, nilalaro ng mga bata. Tapos pwede silang tumakbo kasi nga malaki yung area. Then meron pa kami sa third floor, yung iba naman, may private rooms. So exclusive sa kanila lang, so hindi sila natatakot. Oo, tapos yung may mga ano naman, may mga pets. Pets friendly din kami kasi meron kami sa baba na pwede nilang dalhin yung pets nila. Ah, kaya yung pets sa baba, yung may madalang pets sa baba naman. Oo, meron kami sa Alfresco area na ang pets, yung may mga dalang pets, pwede sila doon. So, tuwang-tuwa talaga sila, na-appreciate nila. Oh, 600 square meters kasi to Doc eh. So, kaya ang laki-laki. First, second, and third floor. Kaya meron silang choices kung saan sila. Aside from talagang malinis, tapos affordable, masarap ang pagkain. Ang gusto nila, malaki talaga yung ano. May rami silang choices kung gusto nila ng private, akyat sila sa third floor or first floor. Yes, kasi kahapon, after namin kumain, sabi ng staff po niya, ma'am, tignan po ninyo yung third floor namin. Sabi ko, ano meron sa taas? So, doctor kami, which is napicturean ko din talaga room by room. Sa mga mahilig kumanta, meron silang KTV bar sa taas. May I think ilan yung tatlong room. Yun, no? Tsaka, ano ha, very affordable ang presyo kasi consumable. So, yes. Mula dun sa pag-akyat ko, meron siyang isang tinatawag na yung mga room, di ba? Let's say, yung mga, yung iba, sa ngayon, iba gusto pa rin ng social distancing, iba takot makipag, ayaw nila ng maraming tao. So, pwede sila dun sa third floor. So, isang room ay pang ilang tao, lalo na ngayon siyempre, lahat ay nag-schedule na, yung mga barkada, mga kumpare, yan na nga, ito, Diner 55. So, pwede sila dun sa taas kumain, dun sa third floor. And then, how much po ba ang dapat how many sa isang kwarto at how much po ang consumable? Okay. Sa KTV room, 2,500 na yung consumable for 2 hours yan. Magamit nila yan for 2 hours. So, walang rent yung ano, walang bayad, extra services, wala. Only 2,500. Tapos, ano, sampu sila na pwede doon. 6 to 10. Pwede sila kasi malaki yung iba naming KTV na rooms. Pagdating naman sa conference rooms, yung private rooms, meron din kaming 6 lang at meron din kaming 10. Tapos may hall kami doon na pwede naman 20 packs. So, at affordable din yung ano nila, yung pwede kasi puro kami consumable. Merong 3,500, merong 5,000. Pag the whole third floor naman, ang capacity niya ay 60 to 70 people, yun naman ay worth naman siya na 70,000. Pero the whole third floor na siya.
The whole second floor, pwede din nilang kunin yun. Kung ang capacity ito ay 60 din to 70, may social distancing na yun, 60 to 70, yun naman ay 55,000. Okay, then sa baba naman, may social distancing pa rin, 30 packs, 20 to 30 packs, yun naman ay 15 to 20,000. So affordable siya. Lahat ay consumable. Lahat ay consumable. At tsaka higit sa lahat, alam mo, ang di ba, nabanggit ko po, ang big talaga, as in malaki talaga. Mabilis. Talagang totoo mabilis kasi nakadalawang beses na ako. At tasty. Alam po ninyo, talagang along, dahil nga sa malaki nga, talagang ano eh, siguro isang upuan, siguro mga 20 putahe o pinaka-maximum 3 kung may makakasama ka. Talagang mabubusog ka. Hindi ka makapag-order ng marami talaga dahil nga hindi mo kakayanin sa laki. At syempre, kaya nga kami bumalik kahapon, para sabi ng anak ko, Mami, balik tayo sa Diner 55. Subukan naman natin yung ibang putahe nila. Kasi nasarapan sila yung sa unang punta namin. So yesterday, last night, ang ginawa pa rin namin, nagtanong pa rin kami na ano ba ang irerekomenda ninyo na hindi pa namin nasubukan yung unang punta namin. Which is, last night, makikita talaga ng staff po ninyo, talagang as in, dinaanan na bagyo. Ang linis lang, ubus lahat talaga. Talagang as in, masarap. Kaya sabi nga, pero mga friend ko, kasi lagi ko ina-upload sa aking Facebook, tapos nakita ang dami ulam, sabi nila, Doktora, kaya mo ba talaga ubusin lahat yan? Oy, hindi ako mag-isa kumakain ha, may kasama ako. Kaya lang, ako yung nagpipicture, kasi minsan yung mga kasama ko, lalo ng mga anak ko, ayaw magpapicture yan, kasi nung tayo lumapit staff doon, napipicture sana kami, yung dalawa ayaw talaga. So sabi ko, hindi, ako lang, kasi ako talaga, nagpo-post talaga. Pero talaga, yung dalawang anak ko talaga ang nagyaya sa akin kahapon, Mami, balik tayo sa Diner 55. Oh. Never sila no, yung nagsasabi, Mami, let's try naman tayo ng iba. Pero talaga, imagine mo, ang unang punta namin, November 27, yesterday, December 3. O diba, ilan ang pagitan na talagang gusto nilang subukan ulit. Kaya salamat, sabi nga niya, talaga sabi ko, di pero talaga, kasi nung una, Jean, akala namin ang third floor ay bahay mo. Baka sabi namin, baka doon sila sa taas nakatira. Eh nung niyaya kami nung isang staff po ninyo, Ma'am, tour kayo sa taas. Pag-akit namin, pag sa CR, pag nakita pa lang ninyo ang CR, di ba yan lagi dinidiscuss ko? Ang unang-una ang aking pinapansin, lalo na kapag ako ay pumupunta sa ibang bansa, doon ako talaga ang unang tinitingnan ko, lalo sa mga restaurant, ang unang-una tinitingnan ko ay ang CR. Kung ito po ba ay malinis, walang yung amoy, di ba? Ay dito po sa Diner 55, hindi lang malinis, ang ganda pa rin sa loob. Kaya talaga wala labas ang ganda of the CR. Talagang sa mga mahihilig po sa mga gandang lugar, bumunta po kayo sa Diner 55. Kasi sabi ko, nabanggit ko, ang sister-in-law ko, ang bahay na nandun lang sa malapit sa inyo sa may dulo, ay sila lagi nagpapa home service. Hindi pa niya nasusunod kasi takot pa lumabas. Sabi ko sa kanya, nako, hindi lang, di ba, at least sabi nila, nasubukan nila kumain. Pero sabi ko, nako, pumunta kayo doon, magsisisi ka. Talaga, ang ganda. Talaga, eto ngayon, lalo na, nalaman ko na meron pala sa taas, pwede pala may private kasi takot nga sila makipagsalamuha. So pwede ko na sabihin sa kanila, oy, pwede kayo pumunta na doon sa taas kayo. At least may privacy at walang hindi ka nakikipagsalamuha sa ibang tao kung kayo ay natatakot pa rin. Yes. Yung mga natatakot, diba? Pwede at, sila. So far, ano ang sa ngayon, sa tingin po, let's say kung gusto po nila doon sa taas, meron po ba kayong number na kung paano po sila kailan po ba ng reservation? Yes, sa reservation, meron kami, kaya visit nila yung FB page namin kasi sa FB page namin nandoon lahat yung details, contact numbers at saka lahat ng
lahat ng menus nandoon din. Pero kung gusto nila ng ano, they can call directly sa 0272-564-345. Yan yung sa diner. Sa diretso, diretso na yun sa manager namin na ano, kung gusto nila mag-order. Pero sa Diner 55 FB page, pwede na silang dumiretso doon at may sasagot sa kanila. Okay? www.facebook.com/diner55ph and www.instagram.com/diner55ph and reservations.diner55ph@gmail.com. Thank you. Thank you, Don. Yan po, Anta. Uulitin ko po, ah. Kung nais po ninyo mag-reserve, pero po silang landline, ito ay 0272564345. Let's check kung gusto nyo through text, pwede po kayo mag-text sa 0917-1265913. 0917-1265913 o kaya sa 0968-882-4206. Okay naman, tapos pinakamabilis, hanapin lang po ninyo sa Facebook page, Diner 55. Nandun po, makikita mo si Jean na meron siyang may hawak po sa kanyang dalawang kamay. Talaga, ang ganda talaga. Kaya talaga nga, ito, ano, alam mo Jean, eksaktong-eksakto na open, kaya kumbaga pinayagan na ng IATF na mag-Christmas party. At ito ay ang isang talagang nire-recommend ako po sa ating, sa akin, lalo na sa aking mga kaibigan, sa aking mga BFF, at syempre po sa mga Facebook page friend ko, ay pumunta na po kayo sa Diner 55. Talagang masasabi po niyo, ay tama nga talaga sabi ni Doktora, ang ganda. At hindi lang maganda, balinis at maganda. At Jean, ano po ang iyong mensahe sa mga nakikinig sa ating ngayon at syempre po sa mga nanonood sa ating ngayon? Salamat, and I'm inviting you all to our grand opening on December 8th, that's Wednesday, at Mother Ignacia Avenue, Corner Scout, Chuatoco. We are open daily from 11 a.m. to 11 p.m. So see you at Diner 55, your food ever. Oh, well, kung walang kayong forever, meron kayong food ever. So Diner 55, food ever. And thank you talaga, Doc Hilda, for this opportunity. Salamat. Kasi marami kayong natutulungan na katulad ko. Na, at saka, ang saya, nakakataba ng puso na maganda yung experience ninyo sa Diner 55. Salamat talaga, Doc. Maraming salamat po sa doon na pinagbigyan mo ako, na i-grant mo itong interview. Para siyempre, kasi para hindi na ako mahirapan sa pagsagot sa kanila na anong meron dyan, at ayan na. At talagang maswerte talaga ako dahil kagabi nandyan si Ma'am Jean, at talagang na umuok agad siya sa akin ngayong umaga. Kaya thank you po sa December 8 ha, pumunta na po kayo para para mabigyan po kayo ng special card na pwede yung this special discount na binibigay ng Diner 55. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc.